I would like the anti-terror law to be reviewed. I recall, and I hope my vote was recorded correctly when I was in the House of Representatives at the height of the pandemic, because I did not vote in its favor. And I do not recall what law or what pronouncement of government has declared the Communist Party of the Philippines or similar organizations, movements, beliefs, associations could be declared as what? Enemies of the state? It's so difficult to identify that. When if we see and study what they actually believe and want, it is social justice. It is really uplifting our people from poverty for decades without bearing arms, of course. And the disposition of forces is part of the four elements of CACER. I am in the military establishment. I studied GSC and NDCP. I proudly belong to the AFP Reserve Corps, being a full colonel. I fully respect and associate myself with some of the views and the concerns of the good senator. However, I also would not pass judgment and label, perhaps, certain organizations whose beliefs may be different from the general majority. But when we look at it, we bear similar objectives, vision, dreams for our people. I say that not in contrary to my good friend Senator Tolentino's manifestation today, or those who wish to associate with them. I stand here as someone who has worked with the so-called left of this country and was admired many of those who share the same vision for a country, who may belong to those who are considered left of center. And there is nothing wrong with that, Mr. President. Ayon okay. Po ang naging pahayag ni Senator Loren Legarda. Sigurado ka ba na si Senator Legarda yan? Parang si Jose Maria Sison sa katauhan ni Senator Legarda ang nagsasalita ano kaya ang nangyari? Sa Senado. Eric, ikaw muna unang magbigay okay. ng pahayag dahil hindi ko talaga inakala na magiging ganito ang kanyang salita. May pagpatawad yung mga kababayan kung muntik ko na siyang tawaging Senator Loren Joma Sison Legarda. Kasi akala ko umuwi si Joma Sison in spirit at pumasok sa katauhan ni Senator Loren Legarda. Nakakagulat. 3 punto ang gusto kagad nating ilahad sa kanya. Hindi daw niya ubos maisip na ang organisasyon kagaya ng CPP, NP, NDF ay i-consider na what? Enemies of the state? What? Hindi niya ma-mention ang terrorism. What? My God. Hindi mo ba nabasa, Senator Legarda? Number 2 yata siya, no? Kay Robin Padilla. Nag-number 2 ka ng senador? Siya. Oo. Top 3 ka o 1, 2, 3 kayo ni Tulfo, nila Rafi Tulfo, Robin Padilla. At napakalaki ng botong ibinigay sa inyo pero hindi mo nabasa na at nalaman sa balita, journalist ka pa naman dati bago maging politiko, na na-declare na ito ang CPP, NP, NDF as designated terrorist organizations kung pwede ma-retrieve ng ating Kalinaw News Production Team ang resolution ng Anti-Terrorism Council para ma-flash mamaya. Please. At sa ating SMNI production team, Anti-Terrorism Council resolution on the designation of CPP, NPA, NDF, and some personalities including your idol. Hindi mo pa ma-mention ang idol mo si Joma Sison eh. Hindi mo pa ma-mention mami. At si Luis Alandoni and many of them. Kilala naman namin yon at alam naman namin, paborito mong interviewin dati yan. Kung hindi ako nagkakamali, yung probe team pa yata ang iyong program noon. Sa defunct at naibasura na ABS-CBN. So malinaw ma'am, na kayo po ay nagkulang sa research. Nakakahiya po yon, pero sana before kayo nag-take ng microphone, ay inalam nyo na may designation po ng Anti-Terrorism Council sana ng buong gobyerno. Sana minensyon niya yun.
Dapat at na mention niya yun. Sabi niya, hindi niya daw maubos maisip ng isang grupo, kagaya ng CPP, ng NPA, ng NDF, na nagkikipaglaban for social justice. Yes. Ma'am, you may be a full colonel in the Reserve Corps of the Armed Forces of the Philippines, but you were never a cadre of the CPP, NPA, NDF. I was there 21 years. Hindi po social justice at kapayapaan ang layunin ng CPP, NPA, NDF. Mali po kayo dyan. Ang layunin ng CPP, NPA, NDF, ma'am, ay kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo, karahasan at pagpatay. Pangalawa, ma'am, for the last 53 years, 50,000 po ang namatay sa ating bansa. 35,000 civilians and fellow NPAs nila, more than 3,500 sa mga pinatay nila dyan, kasama nila. And 15,000 soldiers and police ang namatay. Sa walang katuturang digma ang ginapos ng banyagang ideolohiya at paniniwala na sinasabi mong nakabatay sa pagsusulong ng social justice at kapayapaan, ang CPP, NPA, NDF. Ma'am, hindi mo ba alam? 15,000 of the soldiers and police natin ang namatay. At sinasabi mong mahal mo ang armed forces as an establishment and as an organization being a reservist. Mukhang yan, ma'am, ay paradoxical. Yes. Hindi nagtutugma, Miss Ina. So that's number 2 point, ma'am. Ulitin ko po, hindi social justice, hindi katarungang panglipunan, hindi kapakanan ng sambayan ng Pilipino, at hindi kapayapaan sa bayang Pilipinas ang hangarin ng CPP, NPA, NDF. Ma'am, ulitin ko sa iyo, ito po ang kanilang strategic political line. Yes. Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Katuwang ang revolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran upang pabagsakin ang gobyerno. At sa pambansang tagumpay ay itatayo ang demokratikong koalisyong gobyerno. CPP, NPA, NDF ang maghahawak ng kapangyarihan in the transition period. At sa pambansang tagumpay, on the eve of the national victory ng kanilang tinatawag na two-stage revolution, ang National Democratic Revolution ay sisimulan ang ikalawang yugto ng revolusyon. Ang revolusyong sosyalista na mas madugo at mas marahas, yes, sapagkat itatayo nila ang diktadura ng proletaryado, hindi demokrasya. When we speak about dictatorship of the proletariat, ang ibig sabihin niyan, Senator Legarda at mga kababayan, ay kokontrolin ng CPP ang kapangyarihan mula sa barangay, munisipyo, paakyat hanggang sa nasyonal. Saan ang demokrasya at kapayapaan dyan, Ma'am Lorraine? Sa Mama Lorraine pala is Badoy. Siya ay Lorraine. Lorraine. Nalito tuloy kami. Go ahead, Kaeri. So number 2 yun, Ma'am, ha? Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Katuwang ang mahigpit na suporta ng revolusyonaryong kinusang masa sa kalunsuran, yan ang ini-expose namin. Ang kanilang maskara sa urban operations. Two-stage revolution yan. At itayo nila ang demokratikong koalisyong gobyerno at sa pambansang tagumpay ay sisimulan ang ikalawang yugto ng mas madugong revolusyon. Ang revolusyong sosyalista upang itayo ang diktadura ng proletaryado. Senator Legarda, ito po ay nakalagay sa konstitusyon ng CPP. Ito po ang layunin ng sinasabi mong CASER, yung Comprehensive Agreement for Socio-Economic Reforms. Nakalagay po ito sa konstitusyon ng NPA. Nakalagay ito sa konstitusyon ng Communist Party of the Philippines. Tinanong mo ba ang sarili mo na before ka mag-privilege speech, nag-research ka ba dyan? Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. For the last 53 years, 50,000 po ang namatay sa walang katuturang digma ang ito na inilulunsad nila laban sa kapwa Pilipino. Kailan naging social justice ang isyo na yan? Tama. Hindi kapayapaan ang kanilang layunin, Miss Ina at mga kababayan, kung hindi kapangyarihan. Third point, Ma'am Lorraine, Legarda. Sabi mo, Ma'am, Senator, ay hindi mo maubos maisip na pati ang gobyerno ngayon ay nag-i-engage sa tinatawag mong labeling. Branding. Sure, parang gusto nilang gamitin red tagging eh. Precisely, hindi nilang ma-mention ang termino, Miss Ina. Correct ka dyan, Miss Ina. Ang sinasabi mo, parang nag-i-engage ang gobyerno natin sa reckless o walang katuturan at walang pakundangang red tagging, which is a very terminology and tactics na ginagamit ng CPP, NPA, NDF. Excuse me, Senator Legarda, you fell into the trap. Did you talk first to National Intelligence Coordinating Agency? Or did you talk even to the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa sinasabi mo na ikaw ay reservist colonel sa organisasyon ng mga reserve corps officers natin na sinasabi mo? Nagtanong ka ba sa kanila tungkol sa sinasabi ninyo na ang NPA, ang CPP at ang NDF ay social justice o lipunang pangkatarungan ang kanyang
layunin. Ma'am, natatrap po kayo. Hindi po yun ang kanilang layunin. Binanggit ko na kanina, ginagamit nila ang social issues na yan para mag-recruit, mag-radicalize, mag-organize ng mga tao. Hindi para sa kapayapaan at katuwang sa pamahalaan ng mga reforma at pagbabago, kung hindi para magkonsolida ng poder, ang armadong puwersa para pabagsakin ang ating bayan. Fourth point, Ma'am Lorraine, Legarda. Ano po ba, Senator Legarda, ang masasabi niyo sa binabanggit ng JICA, Japan International Cooperation Agency mismo nagsabi, na ang Pilipinas ay nalulugi taon-taon ng more than 30 billion pesos of potential investment dahil sa panununog pangbobomba na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa ating mga proyekto sa kalsada at iba pa mga paaralan na sinusunog at binobomba nila. At taon-taon, more than 30 billion pesos ang nawawala sa atin. And we are on the top 10 of the Global Terrorism Index for the last 10 years, Ms. Ina, with high impact of terrorism dulot ng CPP, NPA, NDF, Senator Legarda, ginawang parang Syria, Yemen, Somalia, Rwanda, ang ating bansa ng CPP, NPA, NDF for the last 10 years. Nasa top 10 index tayo ng Global Terrorism Index of countries with high impacted impact of terrorism dulot ng CPP, NPA, NDF. Saan po ang lohika sa inyong mga sinasabi, Senator Legarda? At saan po kayo pumulot ng inyong sinasabi tungkol sa anti-terrorism law na ginagamit para habulin ang mga taong may paniniwala ng hindi kapareho sa mga naniniwala tungkol sa kapayapaan at demokrasya, subalit sila ay parang pinipersecute ng gobyerno gamit ang isang batas na sabi mo hindi mo alam kung ikaw ay bumoto o hindi at pinapatingnan mo pa ang record sa Kongreso. Dahil nang mangyari yan, kongresista ka pa ng probinsya ng Antique. Sinayang mo ang pagtitiwala ng taong bayan with that kind of illogical and very dangerous privilege speech na pumapabor at dumudugtong sa linya at propaganda ng CPP, NPA, NDF ang pinagsasabi mo sa Senado, Senator Legarda. Ito niya talaga to siguro si Joma Season, kung yung takbo ng utak niya ay ganito. Binanggit pa niya ang dokumentong KASER. Ayan nga, sana sabi ko, Eric, isa-isayin natin itong mga dokumento kasi ang KASER, ang KARIL, ang JASIC. KASER, apat na dokumentong binanggit niya, KASER, KARIL, KAPSER, at pati yung CHDF. Cessation of Hostilities and Disposition of Forces at pati mga importanteng dokumento na niloko tayo. Kung hindi ako nagkakamali ka, Eric, pabor siya sa peace talks. Pabor siya sa peace talks kasi the way siya nag-deliver ng privilege speech na ito batay sa karanasan ko sa pag-aanalisa, nakausap ito ng CPP, NPA, NDF. At hindi naman nagsaradong linya na yan. At the minimum, tinawagan nito ni Joma Season. At the maximum, posibleng gumalaw na ang tinatawag nating United Front Cadres ng CPP, NPA, NDF, kagaya ni Teddy Casino, ni Sator Ocampo, na kaibigan niya ni Lorraine Legarda. Marami siyang kaibigan sa CPP, NPA, NDF, inamin naman niya. Diba? Sabi niya, I am very proud to work with the left. Ma'am, ang left na concept mo ay hindi po ninyo nalalaman na magkadugtong yan sa armadong terorista. Ka-Eric, binanggit niya na Communist Party of the Philippines. CPP, NPA, NDF talaga. So, kilala niya, ibig sabihin. Sabi niya, so, I work with the left. Willing pa ata siyang ipagtanggol itong mga to? The opening statement is very clear, pinagtatanggol niya. Nako. So, malinaw. At ang inatake niya... Babantayan ka namin. Yes. At alam mo, Ma'am Lorraine Legarda, Senator Legarda, hindi po pwedeng hindi ka punain. Kayo po ay public officer. Ma'am, can you divulge kung sinong lumapit sa inyo? At alam namin ang patutunguhan nito. Pinapareview mo ang anti-terrorism law kasi gusto mong i-cripple. Ma'am, nakalimutan mo ba? Supreme Court na mismo nagsabi, 98% ng nilalaman ng batas na ito, constitutionally valid. Hindi po kayo abogado. So kung kayo po ay mayroong question tungkol sa batas, di pumunta kayo sa Supreme Court at sabihan mong Supreme Court na mas maalam ka sa kanila. Nireview po ito ng mahigit isang taon kalahati bago maging constitutionally valid. At ang daming mga abogado ang nilapitan ng CPP, NPA, NDF na hindi naman mga CPP, NPA, NDF pero ginamit nila. Kasama na ang NUPL. So, napakalinaw, Ms. Ina, na gustong i-cripple ni Senator Legarda ang napakahalagang piece of legislation na ipinasa ni Pangulong Duterte, ang anti-terrorism law. Ma'am, ibinenta ba sa inyo ang kwento na pati mga madri kinasuha ng gobyerno natin? Of course! Bakit? Hindi ba pwedeng maging kasabwat ng terorista ang taong simbahan? Baka hindi mo alam, ma'am, na may Christians for National Liberation. Underground organization ito sa loob
ng simbahan at may Communist Party Church Bureau, National Church Bureau ang CPP na nag-operate sa loob ng lahat ng mga simbahan, Senator Ligarda. So paano mo sasabihin na ito ay pangaharas, ang batas na ito ay ginagamit para habulin ang mga taong may ibang paniniwala? Mukhang iba ang iyong mga paniniwala, Senator Ligarda, kung sinabi mo yan during the campaign, without kung mananalo ka. Kung sinabi mo lang yan ang panahon na yon na nangangampanya ka, na ipagtatanggol mo ang paniniwala at ginagawa ng CPP, NPA, NDF, magkaibang bagay yon. Hindi namin, malamang hindi ka interviewin ni Pastor Kibuloy at bibigyan ng pagkakataon sa SMNI at hindi ka pagkakatiwalaan ng taong bayan sa iyong mga pinagsasabi. Duda na talaga ako sa kanya, ka Eric. Yes. Iba na talaga yung gilang. Pasensya na kasi yung talagang naging pahayag niyang ganito. Isa siya sa nagiging perpetrator. Pakibasa, please, Miss Ina. Sige, basahin muna natin ito. President Rodrigo Roa Duterte in a proclamation announced the Communist Party of the Philippines, or CPP, New People's Army, NPA, as a designated identified terrorist organization under Republic Act number 10168. This is not the Anti-Terrorism Council resolution. It was a presidential proclamation na naging dahilan kung bakit nailabas ito ni Pangulong Duterte. Senator Ligarda, pakinggan mo po ito. Bakit naglabas ng presidential proclamation si Pangulong Duterte? Ang presidential proclamation na ito na ipinapakita, nakabatay sa Anti-Terrorism Financing Act. Sapagkat noong panahon na kasagsagan ng peace talks, may ceasefire na nangyari between Miss Ina from August 2016 to 2017 February. Maya-maya makakasama natin si Pastor Kibuloy. Maybe he will be joining. I think si Ma'am Lorraine ay makakasama pala natin live ngayon. Nandiyan na. Oo, antayin lang natin. Okay. Ang totoong Lorraine. Oh, Lorraine. Kasi ang pinag-usapan natin is Lorraine. Lorraine Ligarda. Ulitin ko lang, Miss Ina, mga kababayan. Ang presidential proclamation ni Pangulong Duterte was issued in 2018. 2018 or 2017, if I'm not mistaken. Sapagkat, from 2016 August to February 2017, nagkaroon ng ceasefire. 155 days, Miss Ina. Alam mo ba kung anong nangyari? Senator Ligarda, please take note of this. Patuloy na nangaambos at nanunulog at nangbobomba ang NPA sa Mindanao at sa ibang bahagi ng Pilipinas. And in Mindanao alone, mga kababayan, in the period of August 2016 to February 2017, in a period of 155 days na umatras ang mga sundalo at polis, Miss Ina, alam mo ba kung anong ginawa ng NPA? 32 cases of destructive arson. Senator Ligarda, 32 cases of destructive arson recorded yan sa Mindanao. Panununog sa Dol, Philippines, Del Monte, Agumil, at iba pa, Sumifro, at iba pang mga kumpanya sa Mindanao while we are having ceasefire and peace talks. Senator Ligarda, kaya napapaluwa si Miss Ina sa galit, sa galit at kasi sa panginayang kung bakit naiboto ito na senador. Ngayon lang lumabas ang kanyang totoong kulay na extension siya pala ng propaganda operations ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Senado, Miss Ina. Pasensya na ka, Eric, kasi na-feel ko lang bigla. Kasi yung mga taong tulad niya na nasa pamahalaan, tulad ng sinabi ko, sila yung dahilan kung bakit talaga nagtagal ng ganyan. At nagkakaroon nga ng legitimacy itong CPP, NPA, NDF, yung mga issues na kanilang dinadala, na yung nagiging tungtungan kung bakit nakakapag-recruit. Yes. Ilang kabataan na po ang namatay? Libo-libo. Mga kapatid nating IPs. Di ba, isa ka sa nagsusulong siya. Yun nga, kaya hindi ko talaga siya very emotional si Miss Ina. Hindi ko ma-express, pero nakakagalit lang talaga dahil binibigyan niya kasi ng boses muli . The number one, dapat kayo yung nagtatanggol sa ating mga kababayan. Precisely. I like that line na sinabi mo, Miss Ina. In-expect natin na ipagtatanggol niya ang bayan natin. Nag-rhetorics ka pa na ikaw ay reservist colonel, ang ranggo mo. Mahal mo ang Armed Forces of the Philippines, pero gusto mong tanggalan ang pangil at kapabilidad ang ating Armed Forces para lumaban sa CPP, NPA, NDF. At ang hindi ko matanggap, Miss Ina, ang kanyang pagsabi na ang CPP, NPA, NDF ay nakikipaglaban sa social justice at sa kapayapaan. Of all the people, Senator Ligarda, na eksakang journalist, hindi ka man lang nagtingin ng katotohanan, hindi ka man lang nagtingin ng mga datos na ito, na ang
kalaban natin for the last 53 years was able to infiltrate every inch and nook and corner of the government and society. And yet, nandito ka na, pinapaniwala mo ang taong bayan na mali, na nagkaroon tayo ng anti-terrorism law. The anti-terrorism law, Miss Ina, is tama ka, to protect the children and the parents na hindi sirain ang kabataan natin sa recruitment nila Raul Manuel, Arlene Brosas, Teddy Casino, Carlos Zarate, at nila Franz Castro na gumagamit, Senator Legarda, ng mga front operations cover. Anong gusto mong ibig mang sabihin? Tanggalin natin ang capability ng government na sila ay habulin sa batas? Kasi pinapareview mo ang anti-terrorism law at hindi ka naniniwala na mas maalam ang Supreme Court na kinilala ito as constitutionally valid na pwedeng ipatupad. Tama ka doon, Miss Ina. Pangatlo, sa binanggit mo, Miss Ina, hindi ba niya nakikita ang tuloy-tuloy na mga pagpatay sa mga katutubo natin? For the last 10 years, Senator Legarda, did you ever care na mag-privilege speech dyan sa Senado para paimbestigahan mo si Joe Masison at ang mga kasabwat nila sa Pilipinas na mga urban operatives sa almost 1,000 na mga katutubong pinatay nila, Miss Ina, for the last 10 years? Recorded din ito na mga dato at mga tribal leaders na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Did you care about that, yung dalawang katutubong pinatay nila ngayon sa Sibagat area? Did you care about them na nagpapakilala kang champion ka ng IP rights ng indigenous people natin? At we hope na si aside kay Pastor Kibuloy, Miss Ina, na will be joining later in a while, and si Ma'am Lorraine Badoy, si Secretary Kapuyan can call in, or any tribal leader or any leadership from the NCIP sa napakasakit na ginawa na ito ni Senator Lorraine Legarda. Did you ever care na mag-privilege speech na pinagtatanggol ni Teddy Casino ng karapatan ng bayan at mga sinasabi mong may communist belief ang pagpatay nila kay Kit Absalon? At sa mga sibilyan sa Masbate, Miss Ina, did you care to ask Raul Manuel and all those recruiters in the schools and universities kung saan ang mga anak ni Mrs. Luisa Espina, ni Mami Ribeles, ng mga nanay na umiiyak hanggang ngayon na dinukot ng CPP, NPA, NDF through recruitment and radicalization sa schools ang mga anak nila na edad 17, 16, 18 anyos. Did you care about that issue, Ms. Senator Lorraine Legarda? Oh, mensahe natin kay Senator Lorraine Legarda, bago niya ipagtanggol itong CPP, itugunan niyo po yung panawagan ng mga magulang. Yes. Lahat ng sektor na kanilang sinira, ihintayin namin kung paano nyo sila sasagutin, paano nyo sila tutulungan na silang numero uno naging biktima ng CPP, NPA, NDF. Kayo po ba'y nagbubulag-bulagan? Ito ba'y tinitingnan nila na isang ordinaryo, na isang sila lang may ideolohiyang gustong isulong? Tanungin po namin kayo, Ma'am Lorraine Legarda. Kasi kayo may pananagutan sa ating taong bayan. Ibinoto kayo, binigyan kayo ng pagtitiwala. Pero yung mga gandong pahayag nyo, isang pagpapakita po yun na kayo po'y traitor. Yes, hindi po yan, hindi po namin tatanggapin yan, Ma'am. Sorry. Pero babantayan po talaga namin bawat galaw ninyo ngayon. At baka tama lang siguro si Senator Francis Tolentino. Yes. Tingnan ko sino yung anong mga connection niya? Anong connection mo? Yes. And Miss Ina, I would like also to refer to this, Miss Ina. Nakakalungkot, mga kababayan, na pinagbubunyi at pinagtatanggol ni Senator Legarda ang dokumento na kaser. As if alam niya ang kaser. Maya-maya pag-join sa amin ni Pastor Kibuloy at ni Ma'am Lorraine Badoy, ay pag-uusapan natin, Miss Ina. Tama ka sa ating side discussion, Miss Ina. Ang kaser or comprehensive agreement for the socio-economic reforms ay dokumento mismo ng CPP, NPA, NDF na isinumiti sa ating government panel. Mga programa nila ito na gusto nila ang NPA, ang mga organisasyon na nagpapabagsak sa gobyerno ay maging bahagi sa pangungumpiska ng mga lupain sa agrikultura, at sila ay maging bahagi ng pagpapatupad ng mga drastic measures na wala at hindi umaayon sa batas. Pag-uusapan natin yung Karil, Kaser, at ang JASIG at Hague Declaration, Miss Ina, at kung maya-maya lang makakatawag na si Pastor Kibuloy because he already intimated to us, Miss Ina, kanina bago kami umakyat sa aning programang ito, ay magjo-join ang ating butihing pastor sa ganitong napakahalagang talakayan only in SMNI. Yes. And unang sumambulat ang balitang ito sa laban kasama ang bayan. Miss Ina, I feel kung gaano kabigat sa loob mo ito sapagkat journalist ka.
you are also covering news on the ground, and you have been talking to a lot of mothers kung paano sinira ang buhay ng mga anak nila at pamilya nila, and yet you have a senator saka na nagpapakilala yung... na champion ng mga taong bayan, pero ngayon lumalabas champion ng tagapagwasak at pumapatay sa kababayan natin. Yung naalala ko lang talaga kasi, Ka Eric, yung mga kapwa ko kabataan, di ba? Kaya nga ako laging thankful kay Pastor kasi nga hindi ako napasama sa kanilang ganung path. Pero sa nangyaring mga nakarang, itong nakarang eleksyon, nakita ko kasi because of some political figures noon, kapag-recruit pa rin sila, yes, sa sektor ng kabataan. Kaya andun talaga yung lungkot ko kasi marami rin ano, humahanga kay Laura Legarde. Matalino. Bawat statement niya, pwede talaga siya makapag-recruit. Magaling. Kung gamitin niya yan at isiwalat kung sino ang CPP-NP-NDF, mahangaan talaga natin siya. Yes. So yung interest talaga, Ma'am Lauren Legarda, sino po ba yung inyong pinaglilingkuran? That's the question. Ano yung social justice na inyong sinasabi? Sabihin niyo po yung social justice, pero banggitin niyo po itong ginawa ng CPP-NP-NDF, yes, sa atin sa 53 years. Sabihin niyo, ano yung social justice? Yes. Para lumalabas kasi ang gobyerno ang nagkasala. Yeah. Dahil inaanmas at talagang kinakalaban natin at ipinapakita natin sa ating mga kababayan kung sino itong dapat i-waksi natin. So, I like that term. Pabagsakin natin. Ang ginagawang may sala ni Senator Legarda with that kind of privileged speech ay ang gobyerno. I like that line. Yun talaga. At ang kanyang ipinagtatanggol at ginagawang pagbubunying, pagpamamabuti ay ang CPP-NP-NDF. Tinawag niyang people and organizations who are fighting for social justice, for peace, and I am proud to have worked with them for so long a time with the left. Excuse me, Senator Legarda. Parang ang sinasabi mo, magkaiba si Teddy Casino at si Joe Masison. Magkaiba sila sa Toro Campo, Renato Reyes, Cristina Palabay, Raul Manuel, Franz Castro, at iba pa nilang mga kasabwat sa urban operations, at sila Joe Masison, at ang mga mamamatay ng mga NPA. Ma'am, yun pong hindi ninyo naintindihan dahil hindi ka naging kadre. Sila po ay iisa lang sa isang organisasyon. Oo. Sila po ay CPP, NPA, NDF, urban operatives. They are not different from them. They are not the left of center. Baka ang tinutumbok mong left of center ay si Risa Hontiveros. Pwede tayo dyan. At never naming sinabi na CPP, NPA, NDF sila. Oo. Baka ang tinutumbok mong left of center ay ang TUCP o ang mga organisasyon na hindi sa CPP, NPA, NDF. Magkasama tayo dyan. Pero the way you are delivering your privileged speech, ang tinutumbok mong left of center ay ang urban operators ng CPP, NPA, NDF.